Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa, ang Otusa.tv, ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagpa-broadcast sa loob ng inyong Facebook, ay minsan pa na magkalilingkod na pambayan para man din ang sumusubaybay sa atin na binubuo ng 63 bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay atin pong mapaglilingkuran. Hindi ko sinasabi na bawat bansa may nanonood sa ating milyon, subalit ang bilang na 63 bansa na sumusubaybay sa ating himpilan ay isa ng bagay na may pagmamalaki ng inyong lingkod, sapagkat kahit isang nanonood bawat bansa, at least mayroon tayong 63 na nanonood sa kasalukuyan. At sa YouTube, ako nagpapasalamat naman sa umaabot na 104 countries ang nagbubukas sa mga inilalagay nating video ng ating mga shows sa YouTube. Ulitin ko, 104 countries ang nakita ko kanina na nagbubukas sa ating mga video na inilalagay, mga interviews at programa ng Otusa.tv sa YouTube. Kanina ay ipinashare ko kayo sa Doha, Qatar. Ngayon mga ka-Pilipino ay direktamente ang dadalhin ko kayo bahagi ng paglilingkod na pambayan sa Paranaque, Metro Manila, Philippines. Wala ibang ating kakaugnayan kundi isa sa mga leader, sibiko, leader ng OFW, leader na kahit na nakabase sa Pilipinas, ay mawiwikan nating inaabot niya ang 63 bansa sa magin ng Facebook. Mga ka-Pilipino, ang ating pong kakaugnayin ay walang iba kundi si Mommy Joyce, lalong kilala sa kanyang Facebook name na Mommy Joyce from Paranaque, Metro Manila, Philippines. Maganda umaga dyan sa Pilipinas, Mommy Joyce. Magandang umaga naman po sa inyong lahat. Hello, Mommy Joyce. Wow, napakaganda ng inyong signal. At malinaw na malinaw kayong nakikita ng ating mga taga-panood sa iba't ibang bahagi ng mundo, at maging ang inyong sound, you're coming in 5x5. Kamustahin po ninyo ang ating mga taga-panood sa 63 bansa na ngayon ay sumusubaybay sa atin, at ang 104 countries na nagbubukas sa video sa YouTube. Go ahead, batiin po ninyo. Mula po sa akin dito, magandang umaga po. Tasisiyahan po ako, naririto po ako ngayon sa inyo at napakagandang karanasan po ngayon. Salamat sa inyo, Sir Manny, at nakakasama po namin ngayon ang ating mga global Pinoy. Hello po! At minsan pa ay patutunayan natin sa kanilang lahat na tayo po ay papasok o nasa loob mismo ng Facebook. At dito sa aking fan page na Manny Calpito ay isinulat ko na rito na tayo ay broadcasting live direct from the bakit may D? From Paranaque, Philippines. Yon, dapat. Okay. At i-click ko mga ka-Pilipino ang nakasulat na www.utusa.tv sa status ng aking Facebook para pumunta tayo sa loob ng Facebook at ipakikita ko po sa inyo na we are live feed in progress sa loob ng Facebook na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng internet television station, mga ka-Pilipino, ito ang kauna-unahan ang Otusa.tv na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. Ayan. At binuksan ko at nariyan na tayo mga ka-Pilipino, bubulaga ang mukha ni Calpito at tayo ay magtutungo na. Ayan. Close that page, Manny. Okay, I'm going to close this now. Okay, there you go. And I'm going to open up another window para magbalik ako doon. Para sa ganun, ay ito. Doon tayo sa fan page ni Calpito. Sandali na. Ito si Calpito talaga eh. Makulit talaga ito. Pasensya ka na, Mami Joyce, ano? May kakulitan tong kausap mo ngayon.
At ngayon ay magbabalik tayo mga kabalibino sa Paranaque, Metro Manila. Pinatunayan ko lamang sa inyo na nasa loob tayo ng Facebook sa kasalukuyan. Mabi Joyce, nice kong simulan ang ating kwentuhan sa pagitan ng ilang taon na kayong gumagamit ng Facebook. Yan ang aking tanong sapagkat ibinabasi ko ang aking karanasan sa Facebook ay nagsimula ako ng 2011. Was that 2011 Mark when you forcibly signed me up? Yeah, it was something like that. Yeah, June 15 of 2011. Kayo po, ilang taon nang gumagamit ng Facebook? Make your picture actually, bigger. Po, para nag-start po ako sa 2008 pa, nag-member na ako sa Facebook. It was very new din, very few pa lang ang nasa Facebook. Kung 2008, di bali maglilimang taon na kayong gumagamit ng Facebook. Ano ho? Aba, talaga din naman kaya pala napakarami nyo ng mga napapasyalan sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan naka-base ang mga OFW. Na bagamat, kayo ay naka-base dyan sa Pilipinas. Kung kayo ay nagsimula ng 2008, mga ilang grupo ang inyong kinabibilangan? Wala po noon una, Sir Manny, talagang ginamit ko lang siya para maka-reach sa mga friends, sa mga kamag-anak na nasa labas ng bansa. Pero ang pages po, nag-umpisa sa akin na 2012 lang, talagang nag-full blast ako ng active. Ano yung page na inyong binuo sa kaalaman ng ating mga taga-panood ngayon? Nag-umpisa po kami sa Kabataan Kultupadka page, NGO po sa Calamba, Laguna. Dahil ako po dati ay taga-Calamba po talaga na for 19 years. Then nag-proceed po kami sa pages na na-invite po sa Love and Everything and LDR, nag-admin lang sa mga kabataan. At ito na po, napa-involve na po ako kay Sir Bento Tanes sa Definitely Filipino, which was my very big break, maka-reach ng mas marami OFW. And then, mga Balitang Pinas. Ito pong Definitely Filipino Vloggers International. Kayo po ang creator nito o co-creator o admin. Pwede ba nating liwanagin ang hanggil dito? Yung tinatawag niyo yung DFBI. Ayun. Ang original po niyan is Definitely Filipino Vloggers. So, doon po bilang post editor ng Definitely Filipino Vlog, sa akin po dumadaan yung mga submissions. So, namimili po ako ng pinapublish. Mm-hmm. And then, nahit po yung mga potential na newbies. Then, isa-isa ko po silang fine-friend dahil nakita ko yung potential nila. And then, eventually, nagkaroon ng dalawa, tatlo, apat. And then, we decided to become a team. Mm-hmm. Naging tutor nila, naging advisor, and then one day, eto na, masaya na, nag-tip-up na kami, sir, dumami na kami ng dumami. Ilan na bali lahat ang mabibilang ninyo na bukod doon sa miyembro, doon sa kung ano ang tawag man diyan, yung reach out, kasi nakikita ko dito, mayroong reach out na mga friends of fans, ganon. May clickers, may likes, may kung ano-ano. Pwede ba ninyo ibigay sa akin ng bahagyang status nitong inyong DFBI? Itong DFBI, sir, ang pinaka-solid dito actually at present is 25. Ito yung talagang sinelect ko siya dahil siya talaga yung may mga potentials. Ito yung nakita ko yung may puso magsulat, may advocacy sila. Parang kami yung magkakabagang eh. Although maraming, napakarami ng submissions, ito pa lang talaga yung nakita ko na very active. Yung iba, nakikita namin, ini-invite pa namin. Parang we became a family, so to speak. So, ito ay yung mga nagbablog lamang. Hindi yung mga dadana ko roon para magbasa lamang, ganon. Kundi, ikinoconsider ninyong miyembro lang yung mga nagsasubmit sa inyo ng vloggers. Ganon po ba? Actually, lahat po na nagsasubmit, they are automatically members of Definitely Filipino. Mm. But ito po, a close circle namin,
nagkakaroon kami ng jamming, kung ano yung pwede namin i-reach out, binaligyan namin yung purpose, yung pagsusulat. Sabi ko sila na, when you write, I want you to write with a purpose. Not just mag-emote, not just mag-share ng naisip, mga random, but to have a purpose in writing. Yun po ang difference ng DFBI. Ayun. So, kayo ay yung sinasala, yung mga ipinupost o inilalagay ninyo dyan sa blog. Hindi yung basta na lamang katulad ko, halimbawa ako ay na umibig, na nasawi o nabigo, na in despair, sumulat ako, dasubmit ko sa inyo, hindi basta na lamang ninyo ilalagay sa inyong blogger. Ganun baga? Sir, nakakatuwa po kasi akala po nga ng iba, basta magagaling na writer lang, hindi po. Actually, ang pagpili po kasi, binibase po siya sa nararamdaman kong emotion ng nag-submit. Gusto ko kasi makita nila na yung kung ano yung nasa isip nila sa puso nila, they can share it sa Definitely Filipino. It just so happened, yung sa-select po namin sa DFBI, ito yung mga nakita namin, pwede namin mas i-train, mas mahugog namin yung kanilang pagsusulat. Tsaka yung willing makipag-team up sa amin. Pero we are not, sabihin, discriminative, no? Kung gusto may mag-join sa DFBI, we are very open. Ayun! Kasi sabit ka rin, papublish kita. may nakita ko lumaan sa likod ninyo. Pwede bang kumustahin ko? Ay, dyan. Sinasamahan ako sa pagpupuyat. Ayan, okay. Hello. Ayana, napakabait namang anak ninyo 'yan. Yes, John Anthony. Anak po ninyo. Yes. Oh, okay. Kumusta ka, John Anthony? Okay naman po. Ilan na ang girlfriend mo? Iba ako mangumusta, baka akala mo. siya ang tumutulong sa inyo sa inyong computer, right? Yeah, opo. Actually, I have three sons. Isa technician, isa artist, at isa ay CSR. Mm-hmm. Aba, talaga din naman ano. Napanggit ninyo na kayo noon ay OFW. Pwede ba natin balikan yung kaunting nakaraan po ninyo? Okay. Yun ang birang po namin. Isa akong would have been OFW. Yung tipong nangarap din akong lumabas, pero mas pinili kong makasama yung mga anak ko. And then, OFW pa rin, pero ngayon, online Filipino worker. Iba yun naman, ano? Bago yan, bago yan na narinig ko yan. Katulad din ng aking sinabi doon sa aking interview the other day, na sabi ko, ako ay chemist. Chemist. Oo. Ang trabaho ko dito ay chemist. Chemisis, umaasa. Nako, kalpito. Ngayon, magtungo tayo dito sa inyong isinasagawa na bukod-tangi. Napansin ko kasi na bukod-tangi sa inyong vlogger, pagsusulat, bukod-tangi sa inyong... Pupunta tayo mamaya doon sa inyong sinulat na libro, kung mayroon yata kayong sinulat na libro. At pupunta rin tayo doon sa inyong kinumpos na kanta. Dahil nakita ko rito sa inyong background ay all around. Kumbaga sa kung ano ba tawag diyan sa all around na yan during the 14th century Renaissance woman. Yan. You remember ang tawag nila sa mga all around ay Renaissance person during the 14th century, 15th century ay mga ang tawag diyan sa mga Renaissance noong panahon na yon ay all around. Yan yung mga panahon nila Da Vinci, nila El Greco, nila Calpito. Ay hindi kasama si Calpito ron. Sir, pass na natin, panusutin na. So, mawibig ka kung you're one of the Renaissance person. Dahil all around, mayroon kang sinulat ng libro, mayroon kang blogger, mayroon kang OFW, mayroon kang composition. Siguro, teacher. Teacher, siguro ang isa sa kakulangan. Ewan ko kung mayroon na. Invention, yan.
kung wala pa, ay kinakailangan bumili ka ng aking libro sapagkat naroon ang paraan kung paano pag-iimbento ng isang nagsisimulang inventor. Yan. Yung aking hula-hook invention, recipe at iba pa. At in the right, hindi plugging yun. Kundi sa katotohanan, ay makikita ninyo roon kung paano pag-iimbento ng hindi genius. Ordinaryong isip, makaka-imbento kayo. Tandaan lamang ninyo itong aking formula. Invent two things in between of two things. Mag-imbento kayo ng nasa gitna ng dalawang bagay na na-imbento na. Ano ito? Halimbawa, bibigyan ko yung example. Doon sa aking libro ito. Tingnan ninyo, napakadali mag-imbento. Okay. Ano ang nasa pagitan ng balat at ng sapatos? Medyas. Na-invento ang medyas. Di ba? So, just think of two things, then invent in between. Ano ang pagitan ng plato at ng kanin? Inimbento nila yung kutsara at pinidor. So, that is the in-between. So, that is a formula of Calpito on how to become an inventor. To be simple. Huwag nyo isipin na mag-invento kayo aeroplano, huwag na kayo mag-invento ng barko, ng kotse. Sa halip, invent two things that has been invented and invent the in-between. Okay. So, mga kabilis, magtungo tayo sa aking kausap na Renaissance woman. Magtungo muna tayo doon sa mga isinasagawa ninyong pagkaling at pagtulong sa mga lumalapit sa inyo. Pwede ba nating banggitin yung mga hindi nyo makakalimutan na mga tinulungan ninyo, OFW man o hindi OFW, Mami Joyce? Bakit kayo tinawag pati na Mami Joyce? Okay lang. Sana actually, 2007, isa akong nanay na nakakulong sa box. Mm-hmm. And then, after that, nung na-invite po ako sa PTA, dahil may mga sinusulong akong magbabago sa school, naumpisa na ako ma-involve sa kabataan. So hanggang sa napasali ako sa NGO, tapos nakita ko po yung lead na sa mga kabataan, magkaroon ng spark. So from kabataan po sa pagka, continuous na kami, parang nasa dugo mo na. Ganun lang po naman, wala naman goal namin. So kung tumulong, parang ordinaryo na lang siya na if I can do something for someone at kaya ko naman, why not? So mula noon, yung mga out of school youth sa kabataan, ini-induce namin na bumalik sa pag-aaral. Mga ganun lang naman po nung una sa kabataan. Just recently, napunta naman ako sa OFW. Through the DSBI na rin at saka sa Definitely Filipino. Yung may mga nagpapatulong na po sa health concerns nila. Nasa medical researcher din po kasi ako eh. So they can ask about several things. Hanggang sa lumawig na po, ando doon na yung nagpapahanap ng balikbayan box na nawawala, magpapa-follow up na ng mga kamag-anak na nawawala, yung mga ganun na po. Mm-hmm. So parang approach na, life coach na po si Lloyd. Ang kabataan, napunta na sa OFW. Ayun. Siya na yan. Itong binibigyan ninyo ng follow-up ni na Jolie Desma, nila Jovelyne, hinggil dito sa kakulangan ng kanyang matriculation. Ano ng pangalan nun yung isinulat nyo sa akin? John Ray po, sir. Si John? Ray Garcia. Aha. Uh-huh. Okay. Ito ay binanggit ko na malalaman ninyo ang magiging resulta ng pagtulong ng Utusa.tv hinggil dito sa kanyang problema, ano ho, sa A15. Subalit ito nais kong ipaalam sa inyo. Siya ba ay kung halimbawa, no, aprobahan ng komite ng scholarship na ipinagkakaloob ng Utusa.tv, pwede ba siya na mag-aral sa Malabon University, which is medyo malayo yata ang Paranaque? Dahil doon ay pwede namin, just in case, pwede siya mag-aral doon hanggang sa magtapos ng accounting or IT or whatsoever. Okay,
Malayo ba para sa kanya? May kahirapan po kasi sa Kalamba po kasi sila. And yung kanyang mother, kakabyuda lang, so pwedeng iwan dahil meron po siyang 4 younger siblings. Oo. Pero may good news po ako kanina, kaya po ako ginabi. Oh, pero bago yung good news nyo, ilan taon siya? 17. Oh, 17. Oh, okay. Oh, sige. Good news. Sir, masaya akong dumating at hindi pa ako natutulog mula kahapon ng umaga. Dahil pinuntahan ko ang family niya, nagdala ko ng mercy meals from Angela ng DFBI. Okay. At saka dala ng Transpo Alawan si Miss Doreen Marquez ng again, DFBI. Mm. So, sinabay ko na, patapos kong dinala sa kanila. Habang nandoon ako, may natanggap po akong text message na from a group of OFW. Sunay po tayo kasi noon naririnig natin, OFW nangangailangan ng tulong. This time, perverse. OFWs came to the rescue. Nagpadala po sila ng pang-balance si John Ray. Naka-exam po si John Ray kanina. Aba! So, at ang mother po niya, sila po mag-ina, umiyak po sila dahil titigil na po kasi dapat last December. Final na po nila, hindi na po mag-aaral kasi hindi na nila kayang bayaran yung balance na 5,770. At itong pagkain nga nila, nawala ng tatay, tapos yung mother niya. So talagang grouping sila. And then, eto po, pasasalamat ko po sa team ni Ma'am Sylvia. Si Sylvia na clueless ng DFBI. Kaya, ang angels po pala, sir, hindi lahat may pakpak. Tama ka. Kaya, sa paligid-ligid na rin ang mga angels. At swerte ko po, dahil naging instrument po ako para yung kamay ng Diyos, makarating ka dyan, Ray. Very good. So, ngayon ay... medyo doon sa aking proposal, doon sa grupo, dahil ang yung 25 na scholars na sinusuportahan ng Utusa.tv ay sa Malabon University lahat nag-aaral, kumukuha ng accounting at saka IT. Hindi pala siya pwede roon. At titingnan natin kung paano pa rin natin mabibigyan ng kalinga tulong. At kung siya sana ay... kung siya sana ay allowed na magtrabaho kasi underage siya, mabibigyan ko kaagad siya ng trabaho na malapit sa Malabon University. Mabibigyan ko siya anytime na trabaho. Kaya lang, underage pa naman siya. Kaya siguro maghintay tayo na hanggang sa 18 years old siya. Ayoko naman mag-hire ng underage, baka tayo ay sumemplang. Okay, so congratulations doon sa nagbigay ng full support dito sa estudyante na inilapit ni Mami Joyce. Congratulations, saludo sa iyo, Mami Joyce. Ano ho? Well, sir, hindi ko pa nga nilapit eh. Parang... binanggit hindi lang. Sabi lang sa Cloro, hindi po. Nag-umpisa lang sa vlog. Nasa vlog kasi yun, dalawang beses na nabiyuda, yung maton. Tapos, watch na yung interest nila. Tapos, parang nag-volunteer po, hindi ko po kinatok na, tulungan niya naman, ganyan. Hindi po, talagang sinabi ko pa meron akong concern. Tapos, nagsasabi na sila na, I'd like to help, ganun. Ayun. At sasamantalahin ko ang pagkakataon, ano? Dahil ang tanggapan ng OFW, $1, one factory, ay naroon sa Malabon. Doon ko pansamantalang itinindig yung pinaka-opisina ng $1, OFW, $1, one factory. Baka pwede ninyong dalawin minsan at makipagkita doon sa namamahala na ating ka-OFW na naroon sa opisina pansamantala ng OFW $1 One Factory. Ano ho? Para may balita naman ninyo sa mga ka-OFW natin na yung mga nagsasabi pangarap yata ni Calpito yan, hindi naman katotohanan. Dahil isipin nga naman ninyo $1 One Factory, paano ititindig yan ni Calpito? Meron pa nga nagtanong doon,
Paano yan, Kuya Manny? Sapagkat sinabi mo na hindi kami ang magbibigay ng $1, kundi ikaw ang magbibigay ng $1. Nabasa na po ba ninyo kung ano ang layunin ng aking aklat? Hindi pa rin. Hindi po, sir. At napakarami po naka-assign kasi sa akin na task. Okay. Babanggitin ko sa inyo kung ano ang layunin. So, hindi pa rin ninyo alam pala yung layunin ng OFW, $1, one factory. Hindi pa po, sir. Oh, okay. So, hindi ko pa babanggitin sa inyo. Nasa sa inyo na mag-search kung ano ang layunin nun. Dahil sa $1 na mga OFWs, magtatayo kami ng pabrika. At ang unang pabrika na ititindig ay ang Nano Wind Energy System. Na ititindig dyan at siguro in 3 to 4 months ay isi-switch namin. Pakikita namin kung ano yung pwedeng magbigay ng kuryente maging sa pinaka-remote place sa Pilipinas na hindi kayang supplyan ng kuryente ng anumang electric company na nasa Pilipinas. Ito ay bagong uri ng imbensyon ng isang Nobel Laureate Associate from India na ipinagkaloob sa inyong lingkod para itindig ang pabrika sa Pilipinas at ito ay ang pabrika ng mga OFWs. Yan ay mula sa $1 ng mga OFWs na hindi ako nanghihingi ng $1 sa kanila, kundi ako magbibigay sa kanila ng $1 through dun sa aking libro na Hula Hoop, Invention, Recipe at iba pa. Sir, kailangan magkaroon ako niyan. Yeah. So, yan ay mamasyal kayo one of these days, pero alam niyo muna ninyo kung anong layunin ng OFW. $1, one factory. Sapagkat marami nagtataka, paano makapagtayo ng pabrika ang $1? Mga Kapilipino, sisimulan ng inyong lingkod na ako magbigay ng $1. Hindi ako mayaman. Pero ako magbibigay ng $1 sa OFW na magkakaroon ng librong yan. Dahil doon sa librong yan ay sandali lamang ha. Pagkikita ko itong libro. Sandali ha. Okay. Sasamantalahin kong pagkakataon, mga Kapilipino, no ho, sapagkat marami ang nagtatanong sa akin, ano ba yung $1, one factory? Mga Kapilipino, ito yung aking libro. Okay? Ito yung aking libro at dito sa librong ito ay meron akong tinatawag doon sa likod. Ayan, page 127. Meron tinatawag na Certificate of $1 Gratuity. Sino man magmamayari ng librong ito, ay bibigyan ko na $1 na naka-invest doon sa pabrika na siya ay nagmamaari ng pabrika equivalent to $1. Sino man ang magmamayari ng librong ito ay ito lamang ang kanyang magiging title hawak na siya ay may-ari ng pabrika na itatayo ng inyong lingkod at ito iririgalo ko. Hindi siya magbibigay ng $1. Yan ang concept nito, mga Kapilipino. So, kasi marami mga nagsasabi, $1. Hihingi ka na $1, Kalpito? Mga Kapilipino, hindi ako nanghihingi. Ako magbibigay sa inyo ng $1. Worth ng pabrika na kayo ay magkaari, magmamayari ng pabrika ng $1. Equivalent to $1. Para pa ng $1 shareholder. Hindi. Kasi kung $1 shareholder, that is investment mo na galing sa iyo. Pero ito ay regalo ko sa iyo. Eh, alam, galing po sa inyo. Galing sa akin. See? Kasi makulit ang Pilipino eh. Hingan mo ng isang sentimo, rereklamuhan ka. Eh ngayon, sino magrereklamo sa akin ngayon? Kung bibigyan kita ng $1, ikaw may-ari ng pabrika. So, sisimulan ko sa ganyan yung OFW $1, one factory. Patutunayan natin na ang mga OFW, yung 8 million na nasa labas, ay pwede magtayo ng pabrika. At pwede niyang gawing industrial country of Philippines sa pamamagitan ng $1. At ang pwede makapag-isip lamang nito ay tao na inventor, scientist, o physicist. Sapagkat ang itatayo ng mga pabrika sa Pilipinas ay mga imbensyon ng mga Pilipino. Yeah. It's about time. Kaya, mga Kapilipino, Filipino inventions. So, mga Kapilipino, yan po ang dahilan kung bakit ako mayroon tinatawag na OFW, $1, one factory, at meron pa rin akong grupo na tinawag kong OFW Generation Unique. Sapagkat ang mga OFW, we belong to the Generation Unique. Sapagkat 8 million kaming nasa labas sa ating bansa Pilipinas. Sa ang bansa sa buong mundo
na mayroong mamamayan na 8 bilyon na nasa labas ng kanilang bansa na nagbibigay na ekonomiya sa kanilang sariling bansa. We are the only country in the Philippines that we have 8 million citizens na nasa labas ng bansa. Imagine that. Na ginawang produkto. We are a product. Tinatakan tayo. Anong tatak? OFW. Mga Kapilipino, itong ating sinimulan na $1, one factory para sa mga OFWs, in 20 years, kung patuloy na magtutulungan tayo mga Kapilipino, we can make the Philippines one of the most progressive industrialist country in this world. Imagine that. Sa $1, kaya yan ang project na $1 mga Kapilipino na. Ngayon ay daming mga nagko-question. Ano yung $1 mo kalpito? Mga Kapilipino, ako muna magbibigay sa inyo ng $1. Hindi kayo magbibigay sa akin. Kundi ako muna magbibigay sa inyo. Para sa ganun, patunayan natin na ang $1 itself can make the Philippines the most progressive country in the universe. Kapag tayo ay magkaisa, in 20 years, $1 from the OFW. After 20 years, wala nang OFW. Sa halip, we are in exporting products from the Philippines. Kasi yung mga imbensyon ng mga Pilipino ay itinindig na natin mga pabrika through $1 ninyo, mga Kapilipino. See? Okay. Cross fingers, sir. Yan ay hindi pangarap. Yan ay makatotohanan kung tanggalin natin yung inggitan. Tanggalin natin yung siraan. Tanggalin natin yung kung ano-ano mga usap-usapan dyan na hindi maigi. Katulad ng limbawa mo. Ang negative. Yeah. Tingnan mo, mayroong nag-kuhan dyan na $1 kung 8 milyon kami, bibigay mo 8 milyon. Di ang yaman mo naman kalpito, not even a single cent, wala akong pera mga Kapilipino. Pero, meron ako ibibigay na $1 through your effort na itong aking libro ay makakatulong sa inyo. Yan. Ang sabi pa nila, bahala na. Ngayon, magbalik tayo dito sa, ikaw ay mayroong kinumpos na kanta. Pwede bang kumanta ka kanya? Kasi mag-aga eh. Hindi. Biro ko lamang yun. Pwede naman na patugtugin nila sa YouTube. Anong title na pupuntahan nila sa YouTube? Bayaning Tunay. Bayaning Tunay. Nasa YouTube. I-log on lamang ninyo. I-type ninyo yung Bayaning Tunay at mapapakinggan nyo yung kinompose at kinanta. Ikaw na mismo. Napakinggan ko eh. Ikaw na mismo ang kumanta. No? Dalawa yun, di ba? Ano yung isa? Kapela. Mga Bayaning Walang Tropeyo. Oh, yun. Mga Bayaning Walang Tropeyo at yan yung isa mga Bayaning Tunay. Ayun. Isa kasi sir, about everyday heroes. Kasama na yung OFW doon. Kaya, isa na lang ang kulang para ikaw ay totally renaissance woman. Mag-invento ka kahit isa. At tutulungan kita. Ako sir, aside from being a writer, marami pa sir. Ano rin ako eh, nag-bookbinder, general upholstery, nananay din po ng... Diyan ko binuha yung mga anak ko nun eh. Kaya OFW nun ako, overwork, Filipino woman. talaga, makina, typewriter, na handicraft, lahat po wala akong... Electrical lang sir, hindi ko na-touch nun. Bo, talaga din naman, ano? Pero ito nga ang iiwanan mong... Immortalize na yung libro mo. Immortalize na yung kanta mo. Iiwanan mo immortalize achievement mo. Mag-invento ka ng kahit na isa. Dahil ang invention, kapag nakapatent, iyan ay talagang pasadong invention. Pero kung ang invention ay hindi nakapatent o na nakaka-copyright, yan tinatawag just an idea. Pero kung ang idea ay patented or copyrighted, that is an invention. There's the big difference between an idea and a patented invention. Yon. Kaya ito ay kinikintal ko sa isipan ninyo mga Kapilipino, no? Mga OFW.
Ang inyong lingkod ay bobo. Napaka-bobo ko. Pero I have patented dito sa US na 12 invention at isang copyright at isang libro na lalabas, yung Di Calpito Churi, by next year. So, bobo ako, no? As a matter of fact, 75 years nung ako'y nag-aaral. Pero natutunan ko ang way kung paano mo gagamitin ng kahit na hindi 100%, kahit na 50% lamang ng inyong utak, sapagkat ganito kalaki ang ating utak, mga Kapilipino. Pero alam ba ninyo kung gaano lang ang laki ng ginagamit ninyo sa inyong utak? Ito lang. Yan lang, ginagamit nyo sa utak ninyo. Pero gamitin ninyo yung kalahati, kahit kalahati lang. Yan. Use it or lose it. Yan, ganun yun. So, ito ay binibigay ko na hindi dahil sa ako ay nagbubuhat ng bangko, kundi pagkain kaisipan, inspirasyon ninyo, mga Kapilipino. Sapagkat, maraming, yung mga iniwanan ko dyan ng mga co-announcer ko noon sa Pilipinas, yung mga nakasabayan ko, tatanungin nyo kung sino nakasabayan ko riyan, si Ray Langit, yung mga iba ay sumakabilang buhay na, si Rod Navarro, sumalangit na huwag kaluluwa, Rick Radam, yan ang mga nakasabayan ko noon, mga Kapilipino, at pwede kong may pagmalaki na yung programa ko, DCRH Operation Dulong, ay walang makatalo sa rating noong panahon ko. So, marami nagsasabi, eh bakit kinapunta sa Invention Calpito? Mga Kapilipino, nung dumating ako sa Amerika, ay tinignan ko kung paano lumaban ang utak ng isang Pilipino sa mga utak ng mga iba't ibang nasyon. Mga Kapilipino, pwede pala lumaban. So, yan. Inspirasyon para sa inyo. Hindi lang announcer. Akala ko nga noon, eh, hanggang announcer na lang ako, hanggang sa naging chemist ako, chemesis na lang umaas. Okay? Okay. Ngayon, ay... Sinaging Canadian. Saan ka na dyan? Luto ka na dyan. May bago ka rin pala, no? Okay. Anong title ng iyong libro? Life Best. Life Best po. Life Best. Life Best. Kailangan sumakay kayo sa bus. Ah, Life Best. Oh. Life Best. Ayun. Kailan lumabas ito? Birthday ko po, June 3, 2012. Oh, ilang pages? It's 110. 110. Ano ito? Ano ito? Mga iba't ibang mga kwento, or it is a continuous narrative? No, actually, so it's a compilation of inspiring stories focused on strengthening families and boosting the values of the Filipinos. So, iba-ibang mga stories? Opo. Ayun. No, compilation. Usapang mag-ina, mag-asawa, usapang mag-lolo, lola. Saan ito mabibili? Sa National Bookstore o sa Amazon.com? Or? Amazon.com po. Sir, malapit sa inyo. Uh-huh. Yeah. Amazon.com. Sa National Bookstore, right? Sir, wala dito eh. Ano pa lang? Doon pa lang. Mm-hmm. Katulad nga din ng aking libro na inilabas na ito. 71,000 bookstores all over the world. Pero wala sa Middle East at saka Asia. Dahil ito ang Ingram ang may distributor ng aking libro ay Ingram Spring Arbor. Yun pala ay kinikater niya yung mga English readers, kaya maging sa Pilipinas. Kaya gumagawa ng paraan, by the middle of February ay available na all over the Philippines ang aking libro by the middle of at any rate, napag-uusapan natin ito sapagkat natutuwa ako sa iyong pagiging Renaissance woman. At sana mag-inspire pa rin sa iyo na para kumpletong-kumpleto. Kasi yung mga Renaissance noon, mga inventor din yung mga painter, mga writers. So, kulang na lang sa iyo invention na ipapatent mo para sa ganun merong titulo ng iyong invention. Kasi marami nagsasabi, naka-invento na ako ng ganito. Tanungin mo, nakapatent ba yan o copyrighted? Kung hindi nakapatent or not copyrighted, hindi pa yan invention. Kundi yan ay idea.
katulad din ng kukuha ka ng doktor. No? Kung hindi ka nag-graduate ng doktor, hindi ka pwedeng tawagin doktor, kundi doktor-doktoran. Kung ikaw ay nag-aral ng engineer, hindi ka patatawaging engineer so-and-so kung hindi ka titulado. The same token sa isang imbensyon. Kung ang imbento mo ay nakapatent or nakapiright, yan ang tinatawag na pinakatitulo noon. So, they can consider you as inventor kapag ka meron noon. Kaya, inspirasyon ko para sa'yo. Mag-invent kasi ako, isa lang gusto kong ma-invent eh. Mm-hmm. Gusto ko maka-invent ng formula na kapag pinainom mo sa irresponsibleng magulang, magiging responsable na. Because I see the home as the root of social problems. Talagang home, parenting. Sabi nga ako, walang maliligaw na bata kung walang magulang na naliligaw din. So, yan ang pagkain kaisipan na iwanan natin sa ating pag-uusap. Pero bago tayo magtungo sa iba pang mga paksain, ano ngayon ang iyong nakikita sa sarili mo in 5 years? For me, wala naman akong nakikitang dream. Kasi presently, I count myself as a successful person na. Dahil sa lima, sir. So, kung ganito pa rin ako after 5 years, solved pa rin. Kasi sir, 5. Ito lang tip ko sa lahat ng kasama natin ngayon. Nagigising ako ng masaya. I look forward every day sa work ko, sa maghapon ko. Masaya akong gumigising. And I'm able to enjoy whatever na kinakain namin. Then, lumilipas yung oras, yung araw, nang masaya ako. Hindi ko kinaiinipan. And then, I'm happy to be with the kids. Family ko, parents ko, sisters ko. All of my relatives kasi, family, wala akong problema sa rin. Talagang happy. And I'm able to sleep easily, peacefully. So, if I'm going to see myself like this in the next 5 years, probably, madadagdag lang, magiging grandma ako. Yun lang. Wala ka pa bang ako? Pero so far, I'm perfectly happy with my setup, with my family, with my kids. Wala na akong mahihiling kay Lord. Talagang, kompleto na ako, sir. Wow. Ito ay pwede mong sagutin or not. Kumusta si Mister? Sir, okay naman siya. We are friends naman kahit kami separate. Oh. Sorry na tinanong ko. Kasi wala yung nilagay mo roon na hindi ko itatanong. Eh kasi ako naman I'm happy to say naman I am HS. Ang status ko is HS, happily separated. Mm-hmm. Kasi the kind of woman I am, parang ano rin sir, parang I am too much to handle. Kasi marami akong masyadong gusto gawin, lagi akong busy magsulat, lagi akong addict sa anak. Yung mga gusto ko lang, sobrang-sobra na eh. Parang wala na akong time na ibibigay kung magkakapartner pa ako eh. So okay na ako doon. Yeah. Kaya masasabi yung successful woman ka dahil single mother na pinalaki mo ang iyong tatlong anak, right? Tatlo? Apat, o isipin mo, apat ang nasa sa iyong bubungan. Masasabi ko, maging ako, sasabihin ko you're a successful woman and very strong woman dahil sa iyong pinakikita sa mundo at halimbawang iyong pinakikita sa iyong environment, lalo-lalo na sa iyong mga anak at binibigyan ng higit na matibay na paniniwala ng iyong apat na anak bilang isang ina at isang ama. Kaya I can consider, hindi lang consider, kundi tinitingala kita bilang isang successful woman as a single mom. Isipin ninyo yan mga ka-Pilipino. At hindi ka nawala ng pag-asa. Marami akong anak. Ha? Marami na po akong anak. Hundreds. Oh, dahil sa tinutulungan mo at mga ampon. Ayun. Ano sa Laguna kasi, Mami Joyce na po ako ng kabataan ng Laguna. Mm-mm. Specifically Kalamba. Talagang napakarami na namin kabataan na Mami na talagang tawag sa akin. Anytime na gusto itanong. Tapos ngayon po, global na rin. Global Junakis na din. ano ba yung ibig sabihin na Junakis? Ako, sir, umaapaw na. Nababasa ko yan. Kasi alam mo naman ninyo, ako ay
pang teenager lamang. Ano ba yung word na Jonakis? Sir, yeah, parang mga street name lang na pag hindi mo talaga anak, umaga, Jonakis mo, hindi mo siya real biological children. Ayun! Tatlong namin siya na marami ako na marami ako napupulot sa inyo ng mga bagong salita. Okay, ako'y natutuwa dahil sa ating pag-uusap na ito. Sana ay hindi lamang itong huling pag-uusap na natin sa Himpapawid dahil alam niyo gusto ko talaga mabigyan ang real reason ng Utusad.tv ay katulad ng aking paniniwala, bakit inimbento ang radyo at telebisyon? Number one, ang dahilan is to entertain. Yan ang number one kung bakit inimbento ang radio and TV. Ikalawa ay to inform. Inform. To inform. Hindi na yung to educate kasi hindi namang ka, hindi namang para turuan namin kayo. No. Sa halip, para sa akin, dalawa lang ang meaning kung bakit na-invento ang radio at television. To entertain, number one yan. Entertain. Kaya nga ako'y halakhak ng halakhak. Dahil gusto ko kayong ma-entertain. Then, to inform. Kaya naman, nag-i-interview ako, katulad ninyo. To inform the world paano ang takbo ng sibilisasyon at ng environment sa kasalukuyan. Yan. At bakit ko naman inimbento ang Utusad.tv na pwede kong may pagmalaki na noong 2002 ay on the air na po ako sa internet television. Wala pang web TV yan. Wala pang mga kung ano-ano. Inimbento na ng inyong lingkod ang first internet television in the world. 2002. Noong ang aking ginagamit ay dial-up pa lamang. Kaya paganyan-ganyan ako noon. Walang maka-appreciate sa aking TV program paganyan-ganyan dahil sa pixelation. So, tinigil ko 2004 dahil ubos ng aking pera dahil wala namang makuhang suporta. 2002-2004, ibinalik ko 2010 nung meron ng broadband. Nung maganda na, nung makikita, na-appreciate nyo na ako. Pero remember, connect na. Oh, pero remember, mga ka-Pilipino, at pwede kong may pagmalaki. During that time, 2002, sinasabi ko na doon sa aking program, there will be a time na makikita ninyo ako sa cellphone, sa telephone. Sinabi ko na yan noon, 2002. At mayroon akong tape noon. There will be a time na makikita ninyo ako sa cellphone. Mga ka-Pilipino, nasa cellphone na po tayo ngayon. I predicted that 2002. And 2004, I read, two years na, na nag-internet television ako. 2004, nabasa ko, nagre-research na ang malalaking kumpanya hinggil sa internet television. And then, it came out ang web TV. So, mga ka-Pilipino, pwede kong may pagmalaki na ito ay utak ng Pilipino ang kauna-unahang internet television station. At, kauna-unahan na naman na nag-broadcast ako sa loob ng Facebook. Wala pang gumagawa niyan, mga ka-Pilipino. Kaya pwede kong pagmalaki. Itong ating himpilang ito, na wala kayo nakikita na commercial ko, sapagkat pwede kong ipagmalaki na ito'y atin. Hindi pag-aari ng mga sino-sino mga commercial. Maraming nagsasabi dyan, Kuya Manny, bakit hindi ka maglagay ng maraming commercial? Sapagkat, kung naglagay ako ng commercial dito, di sila may-ari nito. Iba ang utak ni Kalpito. Mga ka-Pilipino, napagkukwentuhan natin dahil gusto kong to inform you people. Because it was invented to entertain and to inform. And, wala pa kayong apo? Wala pa. So, ayaw pa. Ayaw pa yung mga anak ko sa akin, sir. Nabanggit nyo na teacher kayo. Nagtuturo din kayo. No, actually, ito, no, nag-tutor po ako sa mga special kids. Yung mga drop out, kick out, yung mga may problema talaga sa individual na, sir. Hindi na academic lang eh.
Mm-hmm. Mga problem children. Yan. Importante yun. Yun ang individualized, kundi personalized pati. Yan. Opo. Iba yun. Talagang ko. Yan. Mm-hmm. Bina ko nakapagturo kasi raising four children is not easy sa sweldo ng teacher. Hindi posible. Mm-hmm. Another tanong. So, nag-business ako. Another tanong. Ito'y pwede mong sagutin or not. May sweldo ka ba being official doon sa vloggers ninyo? Sir, wala po doon. Oh, yun. Talagang at po kasi papuso po talaga yun. Kaya ako naitanong yun dahil marami nagtataka na marami ako iniimbita rito na maging angkuruman, announcer dito sa Utusa.tv na sino ba may sweldo? Mga ka-Pilipino, maging ako ay walang sweldo. Katunayan, isa ako sa pinakamahirap na veteranong announcer na Pilipino. Dahil sapat na sa atin makatulong. Puro public service. Nung, sir, dyan tayo pareho. Ano, purpose-driven tayo, hindi tayo money-driven. Palagay ko hindi rin purpose-driven eh. Kundi, driving without sense. Driving na lang ng driving. Maligaya ang inyong lingkod. Sapagkat, pagising mo na umaga, katulad ng sinabi mo, malinis ang konsensya mo, and I consider people without a principle walking without shadow. Tandaan ninyo yan. I agree. Walking without shadow sapagkat sila ay patay na. Ang patay, para sa akin, ay wala ng shadow. So, a person without principle is walking without shadow. So, ano pa ang hindi natin na saklaw sa ating pag-uusap sapagkat gusto kong maging inspirasyon ng mga tagahanga mo at tagapanood ang ating pag-uusap na ito. Sige, sir. Meron ako, sir, gusto sana rin i-push yung responsible parenting. Hindi ko lang siya pinapangarap sa isang lugar. I want it to go global. Mm-hmm. So, yung aming mga books, ando doon din yung goal namin na makatulong tayo. Eh. Sabi nga, di ba, ni God Jose Rizal, di ba? Yung kanyang panulat, the pen is mightier than the sword. Mm-hmm. So, nagpapasalamat ako sa Facebook, sa social networking sites, lalo na sa ating ngayon, yung Definitely Filipino. Kasi hindi lang culture nag-evolve na eh. Dati, pag-share lang ng kultura, pag-share lang ng experiences. Ngayon, talagang sobrang nagpo-connect na yung Filipinos globally. Mm-hmm. So, kung ano ko, sir, dito sa social media, sana magamit natin siya ng mas positibo. Diba? Dahil maraming nami-misuse yung Facebook. Nami-misuse mm-hmm. nila masyado yung freedom. Sana through dito, mas ma-share natin sa tao how to become better persons, diba? Mm-hmm. Tanggalin yung mga ugali na hindi magaganda kasi yun ang nakasisira sa Pilipinas eh. We cannot seem to get away from, sabi nga nila, manyana habit, ninas pugon, crab mentality. Sana yung maging inspiration tayo sa isa't isa na matanggal yon, na we can enjoy life, mas masarap ang buhay, na wala kang negative na emotions. So through vlogging, parang ngayon sa DF at saka sa MBP, kita-kita mo sari yung values ng mga commenters, di ba? Mm-hmm. You are what you speak. So, hindi ka naririnig, you are what you write. Mm-hmm. So, makikita mo sa mga dun eh, kung marunong sila magpasalamat, marunong sila mag-appreciate, nasasalamin sa kanila. Kaya, pasasalamat ko sa MVP readers at sa Definitely Filipino mga loyalists na talagang pag nag-comment din, wagas mag-inspire sa writer. Maraming salamat. Naging inspire kayo lang sa mga writer para mas lalo pang ganahan gumawa ng mga inspiring stories, inspiring vlogs para matulungan din kayo sa inyong homesickness, sa inyong mga dinadala, makarelate kayo, matuto. Dahil, di ba, Sir Manny, hindi tama na matuto lang tayo sa first-hand experience. Kailangan bang ikaw ang mahulog sa imbornal para matutunan mo yung leksyon na huwag kang maglakad ng nakatingin sa taas,
Pwede rin tayo matuto sa second hand. Yun ang matututunan natin sa pagbabasa. May iwasan natin yung mga pagkakamali nang hindi tayo mismo yung nakaranas magkamali. And third hand, pwede rin natin matutunan yung kwento ng iba. Pwede tayo matuto doon. Yun ang power of reading. Because anyone who reads continuously improve himself. Di ba, sir? Yeah. Uh-huh. Stay hungry, stay foolish. Sabi nga ni Steve Jobs. Stay hungry for info, for knowledge. And stay foolish, be humble. Huwag mo isipin magaling ka na. Huwag mo isipin matalino ka na. Lagi mo isipin na mababa lang ako, maliit lang ako, marami pa akong mararating, marami pa akong matututunan. Kaya hindi ka magkakaroon ng yabang. Kahit magaling ka ng OFW, put your feet steady on the ground. Be humble. Ano pa ba, sir? Very good. Very good. Okay. Kanta na kita eh. Oo nga eh. Dapat kantahan mo. Alam mo, mayroon din akong kinumpost tatlong kanta. In-release ko dito sa LA, that was 1992. Ang title ay Lahat ay Ikaw. Mayroon akong two unreleased, hindi pa na isa plaka, yung Libong Palad at Lady Kalpiting. Yung Libong Palad, bala ko sanang ilaban sa music festival noon diyan. Pero yung singer ko dito sa LA, nung paalis na kami, hindi ko may bili ng sombrero. Alam mo, ibig kong sabihin, hindi ko na may bili ng sombrero dahil lumaki ang ulo. Wala na magkasang sombrero sa kanila. So, meron din ako tatlo na kinumpos na kanta. Maraming ang ganyan eh. Yung isa nga na gusto ko talagang ma-release, magawang theme song ng aking mga ginagawang pagtulong, yung Libong Palad. Ang title nun, Libong Palad. Libong palad, iisang mithiin. Pagdamay sa kapwa, mo'y laging isipin. Libong palad, iisang mithi. Tapos papatas ang ba. Hindi lang na ako marunong kumanta. Pero yun ay kinumpos ko. Unreleased pa yun, pero palagay ko i-release ko yun within this year. Palagay ko. Napakarami naman kasi akong ginagawa. Hindi ko na maintindihan ako sa alin doon ang unahin ko, alin doon ang ewan. Katulad mo rin. Ito po bang birthday niya, sir? Ha? Ito birthday niya? March. March? Malapit na. Nabigyan niyo ako ng regalo. March ito po. Pisces ako. Ito sa buhay. March. Pisces ako. Pisces. At ano po again? Pisces ako. Pisces. March ano po? Ano? Basta Pisces. March 8. March 19. March 2. March 2! Ados ng Marso. Ayan. Okay. Okay. So, nagbibilong pala kayo sa isda. Dalawa kasi ang Pisces, sir, eh. Mm-hmm. Ang isdang lumalangoy pataas at ang isdang lumalangoy pababa. Ako eh, lumalangoy sa dalawa. Pataas pala, pababa. Parang espagueting pababa. Espagueting pataas. Kaya malapit na ang birthday ko. Pag dating ng birthday ko, absent ako. Sa pag may gusto ka, you're very passionate about it. Yeah, that's right. Diba? Hindi ko bibitiwan hanggat hindi ko na abot. Ang gusto, basta't maganda ang layunin. Hindi ko titigilan yan hanggang hindi ko na aabot. Katunayan, isa kong invention na invento ko sa loob ng simbahan. Pipray ako na salabat yung aking daliri, na invento ko yung isang invention ko. So, ganun ang kwan, ang buhay ng tao. Think? Okay. Ito ang isa sa, ewan ko kung applicable sa inyong lahat, mga Pilipino, ito. Mag-isip ka ng walang-walang-walang-wala at pupunta ang meron. Yan ang isa sa aking technique.
gagawin kong madilim na madilim yung aking iniisip hanggang sa pupunta na yung meron na iniisip. I don't know kung magagawa ninyo yun. Yan ang taktika ni Calvito. Iki-clear ko yung mind ko ng walang iniisip hanggang sa pupunta ang merong isip. At ngayon ay magtungo tayo sa paligid ng Paranaque. Kumusta naman ang paligid ng Paranaque ngayon, Mami Joyce? Ang concern na Spinas kami, boundary, nasa, pero exit namin Paranaque. Dito naman sa area namin, sir, hindi naman siya ganun kaano, kaganda. Ang, kaya ako naitanong yan dahil gusto ko itanong, ilan ang pabrika na nariyan? Sir, actually, I have no idea. Kasi ayun, sa Kalamba ako galing eh. Sa Kalamba? Ako dito dahil sa mga sand ko eh. Sa Kalamba, marami bang mga pabrika? Sir, ano, Kalamba is really becoming very industrialized ngayon. May area sa kanila dun na sobrang puro factory na, sir. Okay. Industrial park na, kaya booming na talaga ang Kalamba. And Santa Rosa, yung mga areas na po na yan. Kaya ko naitanong yan, dahil ito ang aking paniniwala. Katulad ng mga politiko ngayon, ito ay kukunin ko silang example. Ang mga politiko, ang vision nila ay ito. Bigyan ka ng lumang pabahay, murang pabahay. Okay? Bigyan ka ng murang edukasyon. Bigyan ka ng magagandang karsada. Bibigyan ka ng health plan. Pero wala akong nakikita na bigyan ka ng trabaho. Okay. Eliminated yan, bigyan ka ng trabaho. Hindi ka mabibigyan ng trabaho sapagkat wala naman mga industriya na naidadagdag sa Pilipinas. Okay. Binigyan ka ng murang pabahay, binigyan ka ng murang edukasyon, binigyan ka ng magandang karsada, binigyan ka ng murang health insurance. Pero, paano babayaran yung murang pabahay? Paano mo babayaran yung murang edukasyon? Paano mo gagamitin yung magandang karsada? Paano mo babayaran yung murang health insurance mo kung wala ka naman trabaho? Maririmata ang bahay, lahat ng yan ay mawawala kung wala kang trabaho na pinagkikitaan. Ito ang kakulangan sa ating bansang Pilipinas. Kaya, mga ka-Pilipino, tandaan ninyo itong aking proyektong $1, one factory. Mga ka-Pilipino, yan ang tugon lamang para sa tugon dito sa mga ipinapangako ng mga politiko. Trabaho, trabaho, trabaho. Kung walang trabaho, mga ka-Pilipino, mawawala lahat yan. Ang pagsasama na mag-asawa ay magkakaroon ng igtingan dahil wala silang pambili ng pagkain. Wala silang pambili ng bahay, pambayad ng bahay na mura. Wala silang pang-renta ng bahay. Wala silang pambili ng pagkain. Wala silang pambayad ng matriculation ng kanilang anak. So, ang kailangan na vision sana ng mga politiko ay trabaho. Increased employment. Trabaho. Paano mo lulutasin ang trabaho? Dagdagan mo ang industriya ng Pilipinas. Ang sagot, tayong 8 milyong mga OFW, $1, we can make the Philippines the most industrialized country in 20 years with our $1. Ilan tayong mga OFWs? 8 million. $1 ng 8 million equivalent to more than 320 million pesos at pwede kayo magtayo ng 320 million pesos ng anim na pabrika. So you, with your $1 itself, you can put up 6 factory with your $1. Eh kung $1 kayo every month, you can put 24 factories within a month. Eh kung $1 kayo within a year, that is 24, that is 12. You can put up how many multiply. And who will be the factory that you, what are the factories that you are going to put up from the inventions of the Filipinos? That is the only solution
of the Filipino people's lifestyle. Yan lamang. Kaya yan ang wala sa vision. Hindi kayang isipin, hinahamon ko ang mga politiko. Hindi nila kayang isipin yan sapagkat hindi naman sila inventor. Hindi naman sila scientist. Hindi naman sila physicist. Kaya hindi nila naisip yan. Paano? Buksingero, tagapantay na ng batas. Announcer na sikat, kandidato na. Anak ng presidente, dahil naging sikat, naging presidente na. Mga ka-Pilipino, this is our time. Itong panahon para tayo ay gumising sa katotohanan na ang tanging magbibigay ng kaunlaran at makapaglulutas sa hiwalayang mag-asawa, away na mag-asawa, trabaho, trabaho, trabaho. At paano magagawa ang trabaho? Mga ka-Pilipino, industriya, dagdagan ang industriya. Paano dadagdagan? Hindi naiintindihan niya ng mga politiko natin ngayon sapagkat nagpapadagdag lamang sila ng kayamanan sa bulsa nila. Kundi tayong mga OFW, just $1 ang aking pinibigay na formula sa inyo. Magkaisa kayo, huwag nyo nang tanungin saan pupunta yung $1. Mga ka-Pilipino, i-invest ninyo yung $1 and you can make the Philippines one of the greatest country in this universe. Panahon na para ang mga OFW magkaisa. Yan ang aking iiwan pagkaing kaisipan. Mami Joyce. Imagine, napaka-simple lang talaga eh, di ba? Yes. Napaka-simple. Sana napakadali rin gawin ng lahat. Napaka-simple. Maging yung mga analyst, maging yung na-interview ko na bankero from Switzerland. Ang sabi niya, that is a very unique idea. It can be done because it's only $1. Pero yung mga ibang country kasi hindi nila magagawa dahil hindi sila OFW. OFW na sa labas, lahat. Yung mga ibang mga mamamayan ng ibang bansa, hindi nila magawa $1, one factory dahil nandun sila sa loob ng bansa nila. Ito, tayo, mga OFWs, nasa labas ng bansa, na nahihirapan, katatrabaho, pag-uwi, ganun pa din. Yung anak niya, maging OFW pa rin. Pero kung ngayon pa man, ay pagkaisahan na natin yung $1, one factory, mga ka-Pilipino, in 20 years, wala na. Wala nang OFW sa halip. Produkto ang ating pinalalabas sa bansang Pilipinas. Hindi na tao. See? Very simple formula. $1, one factory. Okay. Ano pa ang hindi natin na-cover? The power of social media. Okay. Pag-usapan natin yon. Go ahead. I-share mo ang iyong information tungkol dito sapagkat napakahalaga yan. Napakaraming purpose, di ba, bukod sa mga nalalaman na natin sa love life, na marami na nagkaroon ng love life sa social media. Huwag mo lang yun, sir, kasi masyado ng ano yun eh, masyado ng overuse. Mga nagkitang kababata, mga nagkitang Pinoy at ibang nasyon, lahat na yun eh. Yung power of social media, nakita rin natin yun sa cybercrime, di ba, sir? Yeah. Mm-hmm. I'm a liar. It's a great na power na ano eh, ang bilis kumalat. Negative, parang ang bilis kumalat eh. Para ma-promote naman natin ngayon yung talagang yung mga passive. Mabilis natin takalatin. Nagiging viral kasi sa dalas yung ganyan eh. Yung inabuso, yung mayroon nagsalbahe. Pero sabi ko, yung maganda kaya, bakit hindi ba siya nagbabaran? Diba? Mm-hmm. Anong masakit, sir? Paano natin nagawin dahil yung mga good things? Yung mga good news, yung mga inspiring stories. Paano natin kaya magagawang viral yun through the social media? Ang nakita ko sa aking karanasan sa broadcasting at saka sa media, ang gusto kasing pakinggan at panoorin ng tao ay yung nare-relate nila sa buhay nila. Pero ito ngayon ang aking nakikita. Okay,
bigyan mo sila ng nare-relate, then mag-inject ka ng information. Yan. Ang very effective. Hindi yung puro na lang inabuso, minaltrato, then mag-inject ka ng information para sa ganun ay maikintal sa isipan nila kasama yung sensationalism na kanilang napapanood at na kikita. Katulad dito sa Amerika, yes, meron mga sensationalism report. Pero may inject sila ng pagkain-kaisipan. Yun ang nakikita ko na dapat gawin natin dito sa social media na ito. Dito sa Facebook. Yes, katulad ko, tinatanggap ko yung mga pagmamaltrato. Pero at the middle, nag-i-inject ako ng information na dapat na maikintal din sa isipan ng nakaka-relate doon para ma-relate din niya sa kanyang sarili yung kabutihan ng kanyang napanood. Yun ang nakikita ko. Na hindi kasi kaya, hindi kasi natin re-reach out yung dami na gusto nating puntahan kung hindi natin i-relate muna sa kanila. Kung iwasan na natin yon, tapos mag-inject ka agad tayo ng information, hindi effective yon. Yun ang nakita ko, naging karanasan ko sa media. Sapagkat, paano mo magagawa na number one ang iyong show? Nasubukan ko yan. Overnight, naging number one yung programa ko noong DCRH Operation Tulong at hindi na binitiwan ang rating ng sa loob ng 4 na taon. Why? Because ang ginawa ko reporter ay yung mga taxi drivers. Ako ang kauna-unahan nagbigay ng break sa mga taxi drivers na nakikita ninyo ngayon dyan ang nagre-report ng mga taxi driver. I was the author of that idea. Pati yung mga barangay na nagre-report sa programa, mga artista, mga singers, I was the author of that sa DCRH Operation Tulong. So, ang ginawa ko, hinikayat ko sila na mag-report, mga taxi drivers. Eh kasi, hindi naman gaano marunong mag-report yan. Sa halip ay, mga accent niya na may Bisaya, may Bicol, may Ilocano, may kung ano-ano. Pero, na-relate yan sa tao. Then, ini-inject ko ang information na dapat ang mga taxi driver ay hindi natin bansagan na hold-upper. Hindi natin bansagan na sila ay malakas ang metro. And then, all the while, sa loob ng 4 na taon, ay naging mataas ang pagtingin ng mamamayang Pilipino sa mga taxi drivers dahil pinatunayan ko na sila, they are the window of tourism in the country. Yun ang nakikita ko ngayon dito na dapat natin gawin sa Facebook. Yes, tanggapin natin yung mga nare-relate ng stories, then mag-inject tayo para sa ganun ang nahikayat na marami ay ma-educate natin, ma-inform natin na maramihan. Pero kung doon kaagad tayo sa injection ng information, hindi mga napansin ko nga, kapag magbigay ako rito ng palaisipan, ang mga nagla-like ay kakapurit. Magbigay ako ng istorya na minamaltrato ni rape na OFW, saan katirba ang nagla-like? So nakita ko mga ka-Pilipino na dapat doon within that ay ini-inject natin. Ganon. Yun ang aking maisasagot doon sa sinasabi mo, Mami Joyce. Sir, di, nasa right track pala ang definitely Filipino. Dahil karamihan sa mga vlogs po doon ng aming group po, dinatakita po doon yung aside from very information, inibigin namin ng gabay, yung pag-iisip na nagbabasa sa kanya dadayari yung tinatakbo ng storya o ng kwento. Kasi, kwento mo lang ng as is, wala eh, hindi mo malalaman kung i-receive ng reader ng ayon sa gusto mo. Ang ginagawa namin is, dadirect mo sa idea na gusto mong maiwan sa isip niya, di ba? Mm-hmm. Yeah. Tama. Yung nare-relate niya, para maisasama niya doon sa relation, doon sa kanyang binabasa, doon sa information na gusto mong i-inject doon sa kanyang isipan. Because ang mga readers, ang nakikita ko, mga readers sa Facebook, ito ang nakita ko, na siguro hindi nakikita ng iba. Ang nakita ko dito ay ito,
Yung mga nagbabasa sa Facebook, nare-relate ka agad nila yung nangyari sa kanilang buhay. At nararamdaman nila yung binabasa nila. And then, yung ibang mga posting na nagbibigay ng education, katulad halimbawa, huwag kang kumain ng palaya. Kumain ka ng palaya, ang malunggay, masarap. At tapos kasabay ng posting ng ni-rape, no OFW, yung nakagamot ang palaya at yung ni-rape na OFW, mas marami magla-like doon sa ni-rape na OFW kaysa yung ang palaya nakakatulong sa kalusugan ng tao. So, ang yan ang nakita ko, napansin ko sa Facebook. Kaya hindi natin masisisi sapagkat that is the nature of a human being. Pero as we go along, ay medyo konting babasan yung mga rape cases, dadagdagan ng konti yung mga informative na nakakatulong sa edukasyon, nakakapagpatalino sa utak ng tao, something like that. Pero sasabihin natin ngayon na biglain natin, nawalain yung mga minaltrato o whatsoever na report na nababasa natin dyan, mawawalan ka ng liker. Alam mo ba sa halimbawa, ito sa DFW, kung magpapost ka lang ng, sabihin natin yung melanoma, post ka tungkol sa melanoma, kaya bang nunal, ilan mo nalang nakamamatay? Mm-hmm. Post mo yan, sir, wala. Ilan lang sir magbabasa niyan. Ang ginawa namin para sa DF, inin-kakawit namin siya sa isang story na ito namang nangyari. Mm-hmm. Kaya ang Filipino, they prefer for the dramatics and the teleserye, di ba? Mm-hmm. Pero tayong ganyang Pinoy, sabi nga, doon na ano tayo, most emotional country. Ang doon yan eh, pag sinabi mo isang story, sa isang informative, pareho nung sample ng melanoma, makikita mo ha, pag binabasa nila yung story, hindi nila na-trapsel, na-insert mo yung info doon, ganun pala yung melanoma. Kaya lang, niligay mo lang ng drama na intention, na-edition mo, napakabait. Ang aga niyang namatay, bakit? Dahil sa isang maliit na nunal. So, hanggang doon, yung exciting niya sa kanila. Tapos, sila napasin, in-explain mo na yung melanoma, pagkakas sa dulo, ganun pala. Yun ang sinasabi ko, sir. Mm-hmm, very good. Sa mga babasa, doon na, kailangan, dunayin mo pa dun sa emotions hanggang maaari para ma-induce mo sila magbasa. Mm-hmm. Yon. Okay. So, mga kapinubino, napakaganda at napaka-liwanag, clear as crystal ang information na ating nakatas. Mula kay Mami Joyce, ako'y nagpapasalamat sa ating pagkakataon na nakapagbahagi tayo ng maraming mga impormasyon sa ating mga tagapanood at tagapakinig, lalo-lalo na ang ating mga ka-Facebook man din. Ako ay nagagalak. Para sa inyong panghuling mga pananalita, bago tayo magpaalam, Mami Joyce, go ahead. Okay. Sir, unang salit ko, maraming salamat sa pagkakataon. At gusto ko pong batiin, unang-una, salamat po na nag-introduce sa akin sa world ng Definitely Filipino. Ang creator po na si Sir Bentatares, March 19, 2012, I officially became a member of Definitely Filipino. At nagkaroon ko ng pagkakataon na marunig, mabasa ang maraming kababayan natin sa loob at labas ng bansa. And also, ayos ko pong batiin din ang mga BSBI na binigyan nila ng meaning ng buhay ko online, na hindi lang ako basta dati nagsusulat lang ng mga research articles. Pero ngayon, nagkaroon ng buhay ang aking online life dahil wala akong social life eh. Ito naging social life ko. Thank you so much sa inyo, Monet Pelugay, Robert De Guzman, Angela, Jovelin, Doreen, Clueless, Cynthia, Iceburn. Ang dami po nila sir, ang mahal na mahal yung mga grupo na yan. And thank you sa readers ng mga balitang Pinas din, at readers ng Definitely Filipino, dahil patuloy nyo kami binibigyan ng kabuluhan. At tuloy niyo kami binibigyan ng masasalamat sa mga sinusulat namin. At thank you din, sir, ha. Sana, sir, pag sabi na niya, invite. Pag in-invite niyo ako, sir, ulit, ang gusto ko sana is share,
ano ang option ng isang nanay na one OFW? Okay, sa susunod. Ang pinaka final choice ng bawat nanay. Ito sana. Okay. Maraming salamat po. Mga kapalubina, niyo pong napakinggan direktamente ang pakipag-ugnayan natin mula sa Paranaque, Metro Manila, Philippines. Mama, Mami Joyce, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong kasama sa hirap at ginhawa, maraming salamat po at mabuhay. Operation Tulong USA.